Blessed Sunday po mga kaibigan. Ngayong linggo po ay Good Shepherd Sunday kung saan ang ating Panginoong Hesus ay patuloy nagpaalala sa atin na kahit kailanman patuloy tayong papastulan o hanapin ang ating Panginoong Hesus. At sana din po mga kaibigan ay huwag po nating isipin na sa tuwing tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, sana maisip po natin na lagi natin kasama ang Panginoon. Sana maisip natin palagi na ang ating Panginoong Hesus ay patuloy nagpapastol sa atin kahit anuman ang mga pagsubok o mga kahinaang ating nararanasan. Lagi po natin tatandaan mga kaibigan na mahal po tayo ng ating Panginoong Hesus. Kahit anuman ang estado natin, anuman ang mga kasalanan natin, pero kung anuman ang ating mga kasalanan, sa hindi ito garantiya na tayo po ay patuloy magpakasala. Bagkus magdasal po tayo na sana dumami po ang mga good shepherd ng ating simbahan, ng ating lipunan, no, tulad ng ating Panginoong Hesus. Kaya sa mga taong sumusubok ng pagtugon sa tawag ng ating Panginoong Hesus, yung pagpamamadre, yung pagpapari, o yung pagiging reliyoso, sana po patuloy po natin silang ipanalangin kasi kailangan po ng ating simbahan ang mga taong tunay na tumutugon sa tawag ng ating Panginoong Hesus. Kaya kayo, kung ikaw single ka ngayon na gusto mong sumubok, tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari o pagmamadre, huwag ka na pong magdadalawang isip. Or kung meron kang anak na binata o dalaga na gusto mong ialay sa Diyos, ipanalangin mo. Kasi ito po ay isang biyaya, ang pagtugon ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kaibigan, sa araw na ito, lagi po natin tandaan ng ating Panginoong Hesus ay patuloy magpapastol sa atin. Patuloy maggagabay sa atin, maglalakbay sa atin para akayin tayo sa mabuting landas, akayin tayo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pagtugon at response ng kanyang paanyaya. At ipanalangin po natin ang ating mga sarili, ang ating pananampalataya na sana lumalim pa at makilala pa natin ang Panginoon, ang tunay na pastol na patuloy nagmamahal sa mga taong naliligaw. At huwag po natin ikalimutan ay ipanalangin ang mga taong nagpapastol sa atin, yung mga pare, yung mga reliyoso. Kasi maraming panahon na sila po ay nanghihina, may limitasyon, may kahinaan na kailangan natin ipagdasal. So ito po ang maganda natin gawin mga kaibigan. Huwag po ma-discourage, huwag po mapanghinaan kapag nakaranas ng pagsubok, bagkos mas kumapit sa Diyos, mas humingi ng tulong sa ating mabuting pastol. Muli, ito po si Rev. Erwin, ang inyong kaibigan sa pananampalataya na nagsasabi kay Lord, win po tayo lahat. God bless po sa ating lahat.